na binasa nila, may mga slight difference. Merong mga slight yung kanilang yung kanilang sequence of events. Parang magkaiba yata doon sa sinulat ni John, sa sinulat ni Matthew, at sa sinulat ni Mark. Pero overall, yung main concept about feeding the 5,000, it's basically the same. Okay, mamaya, mapag-aaralan po natin ito. And as you read, or as we study, something written in the gospel, when we say gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, di ba? Kasi yun yung, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, tsaka sa John, dito, this is where the story of the Lord Jesus Christ has been written. So if we're going to study something in the gospel, I would recommend, personally, I would recommend everyone that when you are reading something that Matthew has written, basahin mo rin yung sinulat ni Mark. Basahin mo rin yung sinulat ni Luke. And at the same time, basahin mo, let us also read what John has written. Kasi you can, you know, sometimes when you read the accounts of John, you might be missing some portion. And hindi mo alam, sometimes it has a significant meaning. And that's the reason why when I was studying this, yung feeding of the 5,000, I decided to look at every book of the four gospels. Para I would like to make sure na makita natin yung kabuuan. Okay, before I proceed, ang ating topic ngayon, the topic that we have for tonight is knowing Christ, you know, knowing Christ and through the feeding of the 5,000. What do you mean by that? Pag-aaralan natin, ngayong gabi, we will try to study some of the characters of the Lord Jesus Christ that we could only see it in the microscope in His miracle. What do you mean? Let me go to my purpose. This is my purpose. Para at least alam natin. Paglabas natin ngayong gabi ito sa lugar na ito, at least if we could attain yung ating purpose, we should be good. So, ang purpose natin ngayong gabi ito is to understand the intention of the gospel writer, Matthew, Mark, Luke, John, in parallel to this miracle, why it was written. So, bakit nga ba nila sinulat? Why did the four gospel wrote this feeding of the 5,000. Pwede namang si John na lang ang magsulat. Pwede namang si Matthew na lang. Why did they decide na silang apat? And then, secondly, we will try to know Christ in a unique way. His revealed character and His purpose for this particular miracle. You know, as we study this miracle na ginawa ng Panginoon, makikita natin yung revelation ng character niya. We will see and we will understand more of His character when we study yung miracle na yan. And also, we will be able to see how this miracle should affect our life in its significance to our modern day life. Ano bang meron para sa akin yan? Kung pag-aralan ko yung feeding of the 5,000, may mangyayari ba sa akin? Yun ang ating pag-aaralan and yun ang ating sasagutin. But probably some of you would ask, brother, that is, does miracles still do happen? Nangyayari pa rin ba yung miracle? Tanungin nyo nga yung katabi nyo. Besides, wala tayong masyadong maraming katabi. Nangyayari pa rin ba yung miracle? I guess so. Nangyayari pa rin ang miracle. If you are going to open your Bible, I want you to open your Bible in the last chapter of John. Last chapter of John. The last verse. Let's read the last verse of the book of John. Sayin ko na dito. Anong sabi dyan? Anong sabi ni John? So, basahin ko lang ha. Kasi I was so stunned and struck with this writing. Kung bakit, this is the very reason why John wrote this gospel. Anong sabi niya doon sa last two verse? This is the disciple who testify of these things. So, sino daw itong nagpapakilala dito? It is John. Sabi niya, ito yung disipulo na nagte-testify dito sa mga sinulat ko. Sinasabi niya, di ba? That is what he has mentioned there. And wrote this thing, and we know that this testimony is true. So, sino ang pinatutuhanan niya dyan? Sino ang tinutukoy niya dyan? Yung testimony ni Jesus Christ. And look at the last verse sa writing ni John. Sabi niya, and there are so many other things that Jesus did
which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written of. Amen. Ibig sabihin, ang sabi ni John, marami pa tayo makikitang mga signs na ginawa ng Panginoon, but it was not written or it was not contained on this book. Pero sabi niya, marami pa yan. So nung sinulat niya to, sinabi niya doon sa mga tao, marami pang mga signs, pero hindi ko kayang isulat lahat. And that is the very reason kung bakit niya sinulat yung mga few selected miracles. The very reason, if we're going to understand, ano bang ang reason ni John kung bakit niya sinulat ang letter or ang gospel ng John? Well, first and foremost, is to highlight the divinity of the Lord Jesus Christ. Yun yung purpose niya. Remember, the purpose of the four gospels, Matthew, Mark, Luke, John, is to share the story about the Lord Jesus Christ. Kung paano tayo sinaved ng Panginoong Jesus. How we are being saved. Before we go to our main text, let me give you some background first. Kasi importante na maintindihan natin yung background. Narinig yung back side ko? Do you hear me at the back? Okay. So, bigyan ko muna kayo ng konting background about those four writers para kilalanin natin siya. Si kumparing Matthew. Sino ba si Matthew? Well, si Matthew, isa sa mga writer ng gospel, Matthew, Mark, Luke, John, remember? Ang kanyang style of writing, if you are going to study yung sinulat ni Matthew, ang style of writing niya, para siyang teacher. Yung kanyang writing style, kung paano siya magsulat, para siyang, sino ba sa atin dito ang teacher? Back home. O, wala? Ang teacher? Meron, di ba si Ara, teacher? O, tsaka si Ben. Asa sino Ben? Tsaka si, ano? O, sa mga bata. Okay. Ang kanyang style of writing, si Matthew, he's a tax collector, pero ang kanyang style of writing, when he was writing the book of Matthew, or yung gospel of Matthew, he's like a teacher. And he emphasizes more on the sermon. Sermon on the Mount, sermon ng Panginoon. Yun ang kanyang emphasis. And ang primary audience niya ay ang mga Hudyo, ang mga Jews at that time. And ang kanyang stress, yung ini-stress niya doon sa kanyang gospel, is the humanity of the Lord Jesus Christ. Pinapakita niya doon sa kanyang mga audience kung paano niya ine-stress out, ine-explain sa kanila na ang Panginoon, besides being God, human siya. Kasi ang akala ng iba, parang he's just the mighty king. Di ba? Parang yung Diyos agad ang pagkakakilala. Pero ang ine-stress ni Matthew is he's yung kanyang humanity. And he portrays Christ as king in a lion-like. So mababasa niyan. Parang ang description ng ni Matthew kay Jesus Christ is like a king. How about si Mark? Si Mark, yung kanyang style of writing, he's like a preacher. Parang ganito, nag-preach sara. Ganun yung style ng pagsusulat niya. He's like a preacher. And he emphasizes more on the miracles. At ang kanyang primary audience, it's not the Jews, but it's the Romans. Remember during that time, may mga Jews, may mga Romans. So, nung sumulat si Mark, ang nasa sa isip niya, ang mga Romans. Okay? Kaya, mas marami siyang pinapatukuyan about the Romans. And, ganun din, ang kanyang stress out, in-stress niya yung pagka-humanity of the Lord Jesus Christ. At ang kanyang portrayal kay Jesus Christ is like a servant. You know, it's like an ox. Mababasa niya sa mga writings niya, he is describing the Lord Jesus Christ as a servant. Now, let's go to Luke. Actually, may silang yung ating text, pero I'm just simply giving a background para at least naiintindihan natin. Si Luke naman, he's a doctor. Remember? Si Luke ay isang physician. Yun ang kanyang, before he met the Lord Jesus Christ, he's isang physician. Kaya nga may St. Luke's eh. Kasi yun ang background ng trabaho niya. He's a physician. Pero yung kanyang style of writing is like a historian. Yung parang siyang kung mapapansin niyo yung genealogy, inisa-isa-isa niya yun. Isa sa mga sa nag-isa-isa. And ang kanyang primary audience is not the Jews, it's not the Romans, but it's the Greek. Okay? At ganun din, humanity rin na Jesus Christ ang kanyang ministers. Perfect man and a man like. Now, let's go to John. Ito yung ating main text. Si John, it's slightly different.
Because si John, ang kanyang style of writing is like a theologian. Pag sinabi natin theologian, sila yung mga expert about the doctrines and the laws. So may pagkapanang doctorate siya in terms of style, yung kanyang style of writing. And he emphasizes more on the doctrines. If you would notice, pag binasa nyo ang Gospel of John, you would not see the genealogy of the Lord Jesus Christ. Hindi siya yung paisa-isa. Hindi siya parang naglilista, kagaya ni Matthew, parang tax collector siya, kaya inisa-isa niya. Pero magaling siya doon. Pero si John, hindi. He is more focused on the doctrine. It's a concept. At ang primary order siya, it's not the Jews, it's not the Romans, it's not the Greek, but it's the whole world. Kasama tayo. Okay? So, pero ang ini-stress niya, it's not the humanity of the Lord Jesus Christ, but this time, he is stressing out the divinity of the Lord Jesus Christ. Among the four gospel writers, siya lang yung nag-stress out na about Diyos ang Panginoong Jesus. That Jesus Christ is God. The rest of the other four gospel, masyadong ini-stress nila yung pagkatao ni Jesus Christ. Pero si John, sa kanya, na-stress out yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesus. And he portrays the Lord Jesus Christ as mighty God and just like an eagle. So, importante yun. Kailangan alam natin yun. The feeding of the 5,000, it was recorded by the four gospel, and in order for us to understand, at least we have to understand sino ba itong four gospel na to. Again, if we're going to study yung apat na gospel na yan, just like what I mentioned a while ago, we will see the different style of the iron of moon. Huwag kang mag-ahang. Nakasalanin din yung aking notes. Ayaw? Nag-hang lang? Okay. Nag-hang na? Meron ba special na? Nakataw muna ako. yan! O yun, yan, okay. Huwag kang mag-hang. Parang awang nga. let's continue. Wala na, ganun talaga. Blank? Probably blank. Blank? Baka hindi na-copya yung buong buong sa PowerPoints. Hindi kaya? Ito yung PowerPoint. Try natin ha, sandali ha. Kasi I don't want you to miss this thing. Meron tayo special number dyan. Manahin mo natin special number. Praises.